Doc Willie Ong recently revealed that he is battling a rare form of cancer known as sarcoma. In a heartfelt video posted on his YouTube channel on September 14, 2024, he shared that doctors discovered a large tumor in his abdomen, measuring 16 by 13 by 12 centimeters. The tumor is located behind his heart and in front of his spine, causing various complications such as partially blocking his esophagus and affecting his breathing. He described the intense pain he experienced, especially in August 2023, calling it the worst pain of his life, with sleepless nights due to severe back pain. Despite the diagnosis, Doc Willie remains positive, expressing gratitude for the support of his family and followers. He has already started undergoing chemotherapy and continues to inspire his large online audience by maintaining a hopeful outlook. Ayoko-loko yung followers ko, yung mahal ko followers. Actually, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Naka-chemo ako, yung naka-chemo. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod. Pabalik, yung bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare. Naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa. Araw po ka. Okay. Recorded lang po to. Bali, today is I think August. Thursday na yan, okay. Thursday, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte na nakalipat kami. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na tuloy. Kaya, dahil malakas ako today, sabi ko, kailangan na, may record lang. Hindi ko alam kailangan ko po-post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng election, May 2022, okay naman ako. Wala naman ang ramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Hindi lang mga gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Parang lang may mabigat sa loob, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa mga... Meron tayong projects sa Virtually Advanced, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre yung Virtually Advanced, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko, na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang... may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya makapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023,
parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nahihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. Yung expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali, wala pang 1 year ago, eh, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ng likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Taas ko lang ito. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So, dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng lazy boy. Lazy boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung last, October 2023, pag finalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours. Parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago. 8 months, siguro maybe up to a year ago. Doon ko napansin, pag humiga ako, sakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So sakit siya na sakit. Yan lang ako pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganun? So, mga 1 year ago na nga na... Yan siya lang mabagal ay nga. Hindi ko pwede magsalit sa mga i-splice na shortcut ko na lang kasi nakapagod ko nakakimo ako yung nakakimo pero ayoko loko yung kaya followers ko yung mahal ko followers ko kayo, niwala kayo. So nasaan na ba ako dito? Then after you had back pains. Okay. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ang pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin, noong mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yun, on a weekend. Ito na magpapain. Masi do, please, magpapain. Papain na ako na.
okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So, August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, ano, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday. So, mga August 18. 17, 18, 19, that weekend. Akit mga wala lang ang iloko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. Huwag niya naisipan ng masama ang tao ko. So, sumakit siya bigla. Sobra-sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag-upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sa sakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Di mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang pabalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Ganyan kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapak? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal column, puso. Esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, siyempre lumalaki yun. Hindi mo makakapa, ito kabay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus. Inipit na niya ngayon yung artery. Inipit na niya yung inferior vena cava. Magamaga na yung paa ko. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga ito lahat. Maga.
natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero pagka pa ako. So, ganun na niya. So, anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko na, doktor. Kralin yung azygos veins. Barado, inferior, pati superior ba yung kaba ko? Nabagalit. Hindi masyado tuloy. Nag-jaundice ako eh. Nanilaw ako. Magaling na, medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Malik na galit. Oh. Ang galikod. Pakita mo. Yung mga ano, pasa. Hindi siya pasa ugat-ugat. Huli na. Kita niyo. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko nalang kwento nangyari, pero hindi na kaya sa Pilipinas eh. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming halitin. 4 na halitin. Hindi na ako kahapot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours, masaya na ako. Kasi po talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Ha? Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaawa yung nasabi pa ng doktor. Parang hindi siya tumatanggap ng cases. Eh. Meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi mo. Siguro naawa na ka. So, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday, yung result, biopsy, next day. Kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Nainipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Never, hindi ko sabihin sa bahay. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistumali. Wala akong tinatago. Ba't akong tatago? Saan ko nakuha to? Tingin ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti lang na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko ang mapangamahilap. Tapos, nasabihan nila na hindi ako. Ginagamit ko lang. Loko ko.
Anyway, wala naman ako. I'm out already at that. And, lungkot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Drying mouth ako. Nag-chemo na agad ako. Pa-video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may mukha. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanin daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng steak. Kumain ka ng protein. Nawalan ka ng protein. Itlog. Kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na si payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet eh. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami. Mabobondat ako. And that's it. First chemo, second chemo today. Tatanggal nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap siya. Na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki. Kanya kabilis lumaki. Galing magtago. Ang naughty nitong ano mo. Sarcoma. Marami ko nakikita vision. Kung naniniwala kayo. Kaya ako happy. Malukha ba akong malukot? Alam ko may Diyos. Alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako? Hindi. I don't know. I don't care if I get well or not. Basta ito na ano ko. Napanaginipan ko ng kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante, choices ninyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Mag-desisyon nyo maganda, mabait, matulungin. I love you all. Dito, Bill. Mahal ko talaga yung taon. Mabaya natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha akong tanga. Sasabihin ko. Pero ngayon, may sarcoma na ako. Pwede ko na sabihin. Okay. Salamat sa lahat ng mga tumulong na dasal. Very important. More prayer. Pero din naman ako yung isa yun lang sa tungkol nyo lang pagkasal. Kaya yun lang. Mahal kong followers, kung huwag iiyak ko masyado ka. Sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya no, ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Dr. Ang, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka. Fight with me. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka ng marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh. Marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Okay, malungkot ako, hindi. Swerte nga ako, may asawa ako nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya, na mahal na mahal ako, binabantayan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol.
Pero positive, naging close sa akin dalawang anak mo. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close.